Magandang araw sa ating lahat, nagbabalik ako sa aking munting channel. Usap-usapan ngayon sa social media na si Catherine Bernardo daw ay buntis. Kaya panoorin natin. Alam ko po marami sa inyo may alam na matagal ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. Kasi nung huling beses po na ginamit ko yung platform ko sa usaping politika, hindi naging maganda yung nangyari. Naging dramatic po yung experience ko noon. Kagaya po ng nararanasan ngayon ng ibang mga artista na nagsalita, ang dami pong pag-atake, ang daming sinabi, hindi lang sa akin, pero pati pamilya ko. Kaya sinabi ko po nun sa sarili ko na yun yung huling beses na magsasalita ako sa ganong usapin kasi ayoko nang maulit yun. Pero ngayon, dito po ako kasi pakiramdam ko kailangan. Pakiramdam ko kahit wala man kasiguraduhan na marinig to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya andito po ako, pinipili kong magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan. Maaring marami sa inyo iniisip po na ang maginhawa yung buhay namin kumpara sa iba. Opo, pero hindi po doon nagtatapos yun eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari kasi hindi namin kayang makita yung mga tao na nahihirapan, na umiiyak, na hindi alam kung ano nang mangyayari sa kanila. Kaya nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung hindi kami magsalita, sino magsasalita para sa kanila? Meron po akong isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli. Ang sinabi dun, ang choice para lang sa may pera. Nung isang buwan po akong namuhay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong nakita kung gaano kahirap ang buhay. Kaya nakakalungkot man isipin, totoo yung sinabi nila eh, na ang choice hindi para sa lahat. Hindi lahat kasing swerte natin, nakakalungkot yun. Tapos ngayon, yung pong pagkawala ng pagka-shutdown ng ABS-CBN, sa ginawa nilang yun, mas binawasan pa natin yung pagpipilian ng mga kababayan natin. Alam po natin na marami sa lugar sa Pilipinas na ang tanging channel na meron sila, nasasagap lang nila ay ang ABS-CBN. Sa panahon po ngayon ng pandemya na kailangan po natin ng impormasyon maya't maya, alam po natin kung gaano ka-importante ang news, ang pagkukuhanan ng impormasyon, pero ngayon, nawala din po yun sa mga kababayan natin. So, paano po sila makakakuha ng update sa nangyayari sa mundo, sa Pilipinas? Pangalan.